Isang mabilis muna na shoutout mga ka-O-Sports. Shoutout kay Kidnos Lucanias, Liam Will Yumol, Scout Ranger, keep safe, at kay Ramson Angkako from Cebu City. Kung gusto nyo masama sa shoutout ko mga ka-O-Sports, mag-comment lang kayo sa baba. Welcome back sa aking channel mga ka-O-Sports. PBA updates na ulit tayo. Meron niyang nakaalitan at nasuntok pa nga ng star ng Ginebra na si Mark Aguiwa. Itong si MJ Ayaay. Ano nga ba ang nangyari? Bakit nga sila nagkainitang dalawa during the game? At sila pala ang mga bibitawan ng Ginebra dahil nga sa planong pag-rebuild ng Ginebra team para sa mga susunod na taon. Pero bago natin yan pag-usapan ng gusto mga ka-O-Sports, mag-subscribe ka muna sa aking channel at i-click ang notification bell button para lagi kang updated sa mga susunod ko ng videos. Tara, at pag-usapan na natin yan mga ka-O-Sports! Dahil nga sa pagdating ni Ayaay sa Ginebra, sinasabi nga ng iba na siya na daw ang papalit sa tinyente ng Barangay Ginebra. Siya nga ay naggaling sa free agent list at inaasahan na nga maglalaro sa Ginebra lineup next conference. Pero sa mga hindi nga nakakilala ng gusto kay Ayaay, siya nga ay nag-height ng 6'1" at huling nagdaro sa Alaska Aces. Sinasabi ngang combo guard ang laruan niya. Sa totoo lang, isa ako sa mga nagulat kung bakit siya kinuha ni Coach Tim Cone. Kasi sa dami na nga ng guard ng lineup ng Ginebra, bakit kumuha pa nga sila? Sabi kasi sa isang rumor, may pinaghahandaan na nga daw na palitan itong si Ayaay, kaya nga daw siya kinuha sa free agent list ng Ginebra. Sa malamang nga, ay may planong matindihan si Coach Tim. Kasi hindi naman yan basta-basta kukuha ng player unless nakikitaan niya nga ito ng potential. Or may kakaiba siyang nakita sa player na yun. Nung huli naglaro nga siya sa Alaska, maganda naman ang naging performance niya doon. Pero yun nga, nagtataka ko bakit hindi nga siya nakapirma ng contract ulit doon. Kino-compare nga siya minsan kina Scottie Thompson at Sean Anthony dahil sa pagiging hassle player nga niya. Bukod kasi sa good defender siya, mitira din siya sa labas at kaya din dumrive sa loob ng court. Pero tingin ko nga, kaya siya kinuha ni Coach Tim ay gusto niyang magkaroon ng katandem si Thompson sa pagiging hassle player. Kasi pag wala nga si Thompson sa loob ng court ay parang malamya or may kulang sa Ginebra. Sa malamang nga, ang magiging role ni Ayaay ay parang si Thompson or pagiging hassle player niya. More on defense at hassle plays ang gagawin niya dito. Na kung saan, dun nga nakilala si Thompson sa ganung laruan niya. Pero ang inaabangan ko nga dito mga ka-O-Sports ay makakasama nga ulit ni MJ Ayaay ang dati niya nakaalitan nung rookie season niya, si The Spark Mark Kagiwa. Dati kasi, nabigyan nga siya ng mga siko at nagkakabanggaan nga sila. That game nga mukhang mainit din si Mark kay Ayaay kasi nakikita niyang palaban din yung player na yon. At hindi nga din tinigilan ni Mark at nagkatitigan pa nga sila. Pero buti na lang after the game ay nagkaayos naman sila at alam naman natin na part of the game yung magkaroon ng banggaan. Tingin ko naman magkakaayos na din sila once na nagsama na ulit sila sa practice games at baka nga pagtawanan pa nila yon. Kasi mukhang bininyagan nga lang ni Mark itong si MJ Ayaay kasi alam niyang rookie pa lang siya. Kumbaga sinasabi nga ng mga veteran sa mga rookie ay welcome to PBA. At may mga players pala na mawawala daw sa Ginebra dahil nga sa pagkuha nila kay MJ Ayaay. Sino ba ang tinutukoy ko na to? Sila nga ay ang mga forward position na sina Art De La Cruz at Raymond Aguilar. Una nga kung bakit si De La Cruz ay gustong bitawan ng Ginebra ay dahil napansin nga nila sa mga past conference ay lagi pa nga din siyang nai-injury. Halos wala nga doon nakukumpleto sa De La Cruz na conference na hindi nga raw siya nai-injury. Sa totoo lang mga ka-O-Sports, isa ako sa mga nanghihinayang kay De La Cruz. Kasi maganda naman ang laro niya at ang court vision niya. In fact, naging tandem pa nga sila ni Thompson noong mga nakaraang season. Ayun yung time na nakabalik nga sa De La Cruz from the injury.
And then nabalitaan na nga lang natin na na-injured ulit siya during practice games. At dahil doon, hindi na naman siya nakapaglaro sa playoffs. Kaya nga nagustuhan ni Coach Tim yan sa De La Cruz at in-rate niya sa dating player nila na si Chris Ellis para sa kanya ay dahil nakikitaan niya nga ng potential sa De La Cruz na pwedeng pumulit sa posisyon or playing style ni Joe Devans. Dahil kilala natin si JDV being a good passer at playmaker at the same time. Yun din kasi ang maganda kay De La Cruz. Magaling ang court vision niya. Pero ayun nga, minamalas nga lang siya lagi at nai-injury siya. Maganda pa naman ang plano sa kanya sana ng Ginebra kung hindi lang siya prone sa mga injury. Kaya ngayon, sabi sa rumors, ay nag-iisip na ang bitawan or i-trade na lang sa De La Cruz sa ibang team para at least mabigyan ng chance yung ibang players para sa spot niyang iiwanan. At habang si Raymond Aguilar naman, ay tuluyan na lang hindi nabibigyan ng playing time dahil nga sa magandang performance ni Caporal last PBA bubble. Tapos ngayon, dumating pa nga sa kanila si Christian Stan Hardinger sa malamang hindi na nga mabibigyan ng playing time sa Raymond. At baka, kaya nga plano na din siyang bitawan ng Ginebra next conference. Para sa inyo ba mga ka-O Sports, magiging maganda ba ang performance ni MJ Ayai sa Ginebra? At good move din ba na pinapirma siya ng Ginebra team? Comment down below lang mga ka-O Sports! Paano? Hanggang dito na lang muna tayo sa video na to. Salamat sa panonood. Peace out!